Ayo, what's up mga guys? Magandang umaga. Tanghali man o gabi, saang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. O dito guys, comment reaction ulit tayo dito. Dito muna tayo sa ating backup channel. Dahil medyo na-demonetize nga tayo sa ating malaking channel. Dahil sa pag-re-upload ng video ni Idol sa kanyang Facebook account na hindi ko man lang rineaksyonan, ay dinali tayo ni Lolo. Kaya dito muna tayo guys. At i-monetize ko rin itong aking backup channel. Roman Carino LTB1. Ayan po. At dito, tinatanong ni Idol FLM kung ikaw ay naniniwala kay hinirang ng langit. Marami ang nagtatanong, Lemor, bakit si FLM ay walang takot harapin ang ibinigay na pagsubok sa pagtulong sa taong bayan? Walang takot kung sino man ang mababangga kahit na mataas na personalidad dito sa Pilipinas. Yan ang kanyang katanungan. Ay ito'y kung ako ang tatanungin mo, boss, dahil siyempre sa aking mga nalalaman tungkol sa iyo ay talaga naman wala ka talagang kinatatakutan. Dahil alam mo kung sino ka at alam mong ang ipinamimigay mo ay walang kaubusan. Kumbaga, yung ginagawa mong barangay paliparan yan, ay hindi yan sasapat. Kumbaga, yan ay hinihikayat mo lang ang mga ibang tao na sumunod sa iyong yapak, na tumulong din. Pero kung tutusin yan, yung ipinapalipad na yan, ay gagastusin lang ng staff yan para sa pagpunta doon, kung ano man ang mga gastusin at kung ano-ano pang mga idadagdag. Pero ang pinakamalaking gastusin dyan, yung eyeglasses. At sinabi nga ni Congresswoman Geraldine Roman na nabilib siya na tanging ikaw lang daw ang nakagawa ng pagmimigay ng salamin na branded pa, na galing sa channel, na authentic, sabi pa niya. Oh, talaga naman. Yan ay may katotohanan. Pero ang mga mumurahin, pinakamura, yung mga reading glass. Dahil sinabi mo nga na mga reading glass ay halagang 300. Yan. Ang sinabi mo sa akin na yon ang mga mumurahin, yung reading glass. Kasi yan, kung wala ka namang sira sa paningin sa malayo, na may problema ka lang sa pagbabasa, reading glass lang yung ibibigay mo. Kaya yung sasabihin ng mga basher na mumurahin lang, ay yung reading glass talagang mumurahin lang. Pero kung ikaw ay may problema sa paningin, progressive, tapos bibigyan ka pa ng ambermatic, changeable, yun ang mga mahal. Libo na. At sabi nga, ang average ay sabihin mo na lang na 1,500 ang average. Eh sa dami naman. At sabi nga, tinatantya nga ni Idol na ang tao dyan ay nasa 750,000 sa buong Bataan po yan. Buo. Kaya nga mag-i-spend sila ng 2 weeks dyan. Kaya sa pag-spend ng 2 weeks dyan ay malaki rin ang gagastusin. Kaya ito lang naman ay pamamaraan ni Idol na hikayatin yung mga gustong tumulong. Yung ayaw, wag. Kagaya ako, hindi ako nakakapagpalipad dahil medyo hapit din tayo dahil nga lalo na't ngayon ay meron tayong isang kolehiyo na umaasa rin tayo kay Lolo ay na-demonetize pa. Kaya hindi ako nakakapagpalipad. Noon medyo, noong unang-una na medyo malakas ang kita natin ay
paminsan-minsan nagpapalipad din tayo. Pero talagang hapit nga dahil inaasahan lang natin itong binibigay ni Lolo. Kaya eto, pakinggan natin ang kasagutan ni Idol sa kanyang tanong na bakit si FLM ay walang takot na harapin ang ibinigay na pagsubok sa pagtulong sa taong bayan. Yan ang kanyang katanungan dyan. At yan ay sasagutin ni Hinirang ng Langit, na kung alam mo kung sino si Hinirang ng Langit, ay nasa iyo na yan kung maniniwala ka. Ayan, pakinggan natin ha. Dito sa live sa FLM Comeback. Ang ibinigay na pagsubok sa pagtulong sa taong bayan. Walang takot kung sino man ang mabangga na mataas na personalidad dito sa Pilipinas. Ang masasagot ko dyan, Boss Hinirang, dahil si Boss FLM. Okay, sabi ni Boss Hinirang, tanungin mo ako, Limor, bakit? Bakit po, Boss Hinirang? Bakit po si Boss FLM ay walang takot harapin ang ibinigay na pagsubok ng Ama sa pagtulong sa taong bayan? Walang takot kung sino man ang mabangga dito sa Pilipinas. Bakit? Di ba? Bakit po, Boss Hinirang ng Langit? Bakit si Boss FLM ay talagang kahit sino, tamaan ang tamaan, paghahara-hara sa kanyang daanan? Bakit ganong katibay si Boss FLM? Yan ang katanungan po, Boss Hinirang. Sabi ni Dr. Grace, kung alam nyo lang ang pakiramdam sa tuwing sinusuklian tayo ng ngiti at pasasala at pasalamat galing sa mga nabibigyan natin ng serbisyo, tayo ang nagtatamasa ng indulgence galing sa taas. Kahit ako ulit-ulitin kong ikwento sa inyo, nung first time ako na binigyan ni Boss FLM ng 20 kaban at ipinamahagi namin yun nila Mami M sa Olongapo po, doon sa tambakan ng basura. Na nakita ko yung mga tao na recipient at tumutulo ang luha. First time nilang nakareceive ng ganun. Kinulang pa yung dala namin, so ang sabi namin doon sa leader, hati-hatiin nyo na lamang po sa lahat ng residente na nandito. Pagkatapos nung tinawagan ko si Boss, ako'y naiiyak. Sabi ko, Boss, napakasarap ng pakiramdam. Ang sagot sa akin ni Boss FLM, yan ang nakaka-addict na pakiramdam, Limor. Kaya pa ulit-ulit akong tumutulong dahil hinahanap-hanap ko yung ganyang pakiramdam na nararamdaman mo. Yung biyaya ng Panginoon, yung galing sa Panginoon na energy. Kaya pala nakaka-addict tumulong. CDO Fantastic Tocino, made from 100% real pork. Kain loves. Once again, this program again is brought to you by Atitas FLM Canada SWB999. Ayan, inaantay natin ito, yung sagot ni Parin di magbabago, sabi ni Atitas FLM Canada sa kanyang super chat. Naantay lang po natin kasi nagta-type pa yon, siyempre. Kaya hintay-hintayin lang po natin. Ayan na. Bakit? Ganito yan, Limor. Walang takot si FLM dahil alam niya mismo na ginagabayan siya ng may kapal. Ang ating Ama hindi natatakot si FLM dahil alam niya na malakas ang kanyang pananggalang. Kuha mo? Yes, Boss. Uulitin ko para sa kaalaman ng lahat. Ito po ay isang revelasyon. Masinirang ng langit. Bakit? Ganito yan, Lord. Walang takot si FLM dahil alam niya mismo na ginagabayan siya ng may kapal. Ang ating Ama hindi natatakot si FLM dahil alam niya na malakas ang kanyang pananggalang. Kuha mo? So, isa po itong revelasyon, ano? Sa mga hindi po nakakaalap. Ako, sa totoo, pag nakikita ko si Boss FLM, hindi naman sa ano, no? Pero iba kasi. Ako, alam ko talaga, hindi siya matatakot dahil sa paniniwala ko na siya nga
ay hinirang ng langit. Ayan na, sabi na nga niya, hinirang ng langit dahil alam ko ang kanyang kapasidad na hindi mauubos. Yun yun. Ikaw ba ay mag-aangas kang tumulong? At sino ang pumasa ng pinakamayaman dito sa Pilipinas? Wala. Meron man yung isang beses lang na namigay. Yung mga kaibigan pa niya o kakilala niya. Meron din mga mayor, mga dating mayor sa Pampanga na nagbigay din, nag-challenge din ng isang beses. Eh lahat yun, lahat ng nag-challenge ay sinagot din niya. At hanggang ngayon, kahit nakakulong na nga siya, ay tuloy-tuloy pa rin. At sabi nga niya, mayroon pa siyang sasabihin yan mamaya. Pakinggan lang natin yung kanyang mga revelasyon. Marami pa siyang sasabihin. Kasi ang itsura ni boss personal, iba sa picture. Okay? Mm. Hindi ko alam kung ano ang pananggalang ni boss o yung kanyang mga gabay, pero malakas talaga. Malakas talaga. Hindi mo may paliwanag. Mararamdaman yan kung sino man yung mga nakakaramdam ng ganyan. The moment na ma-meet nyo si Boss Evelyn in person, mararamdaman nyo yan. Hindi po ordinary person. Si Boss. Ako nga eh, makausap lang niya eh, kausapin lang ako sa Zoom, ay talagang iba yung tuwa mo na binibigyan ka ng pagpapahalaga sa pakikipag-usap sa'yo. Yun yun. Kung minessage mo at lalong may sagot sa iyong message, iba ang pakiramdam mo na talaga namang binibigyan ka ng halaga. Eh lalo pa kung tinatawag ka at kinakausap sa Zoom ay iba ang iyong katuwaan mararamdaman mo. Na binibigyan ka rin ng pagpapahalaga ang isang malaking tao o mahiwagang tao na talaga namang sabi nga niya na ako talagang sumusuksok ako sa baba, sa mga sa kalupaan, sa kumbaga sa kasuluk-sulukan ng mga mahihirap nating taga-kababayan. Sila ba nagawa nila yon? Yon ang kanyang katanungan. Was evident. Kaya ganoon na lang ang galit ng mga demonyo, parami ng parami. Diba? Pero lahat yan, ewan ko, paglipad ng agila, kung hindi tutupi. Once again, this program again is brought to you by Atitas FLM Canada SWB 999 Super Sticker! Thank you so much, Atitas FLM Canada SWB 999. Diba? Sabi ni Ma'am Tessie Valera, Idol, hinirang ng langit, magandang gabi po. At sa lahat ng nandito sa comment section. Sabi ni Boss, hinirang ng langit. Bakit kayo matatakot sa kasamaan? Kung alam nyo sa sarili nyo na ginagabayan kayo ng ating amang lumikha, kuha nyo? Tama eh, no? Uulitin ko, sabi ni Boss, hinirang ng langit, bakit kayo matatakot sa kasamaan? Kung alam nyo sa sarili nyo na ginagabayan kayo ng ating amang lumikha, kuha nyo. Di ba? Kaya yung katapangan, di ba? Mapapansin nyo si Boss Evelyn talagang astig. Bakit? Kasi alam niya na ginagabayan siya ng ama. Bakit siya ginagabayan ama? Kasi sumusunod siya doon sa inuutos ng ama na tumulong sa nangangailangan. Di ba? Yung pagiging Samaritano. Yun ang pinangahawakan ni Boss FLM at tayo ay kanyang nasa bagwis. Kasama po tayo doon. Di ba? Kaya ngayong isang basher, nung tinatanong ako, ano bang hinahabol mo kay FLM? Hindi ka maniniwala, sabi ko. Upuan sa langit ang habol niya. Sasama ako doon. Ano? Sabi sa akin, boss, sinirang. Nababaliw ka na ba? Ay, kung di ka naniniwala na may life after death, mababaliw talaga ako. Kasi sa tingin mo, na walang ganun.
So baliw talaga ako. Pero kami na naniniwala sa kabilang buhay, sasama kami lahat doon. At wala kayong magagawa. Dahil dito sa lupa, hindi tayo mabubuhay dito forever. Pero sa taas, kung nasaan ang kalangitan ng Panginoon Diyos, merong forever. So anong pipiliin nyo? Di ba? Yung buhay natin dito, pinakamataas, 100 taon. Mabuhay ka 100 taon. Sige, nasa iyo na lahat ng karangyaan. Lahat ng kahalayan, lahat ng katarantaduan, gawin mo na. Nasa iyo na lahat ng Pilipinas. Katulad pinapangako ni Satanas, ibibigay ko sa iyo ang buong mundo. Tanggapin nyo yung buong mundo. Pero 100 years lang ang lifespan mo. Pagdating nun, diretso ko na kung saan ka pupunta. Di ba? So, hindi naiintindihan ng mga basher yan. Alam ba nila yon? Ang alam lang nila, manira. Balahurain ang pangalang FLM. Pero hindi nila naiintindihan kung ano ba talaga, bakit tayo nagsisiksikan dito, bakit natin patuloy na ipinaglalaban ng isang Francis Leo Marcos. Kasi yung advokasya na ginagawa ni Boss ay inuutos ng Ama ang tumulong. Amen? Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Pinabati natin si Ninang Jen DeBolt na nasa comment section. Sabi ni Ate Tess, kaya nga bakit nga ba tayo matatakot kung alam natin na wala tayong ginagawang masama? Amen. Ninang Jen DeBolt, mega love shoutout. Sabi ni Ma'am President Jonet, amen, amen, and amen. Mabibinitin nyo, Tess Evelyn, mega love shoutout. At Tess, Ate Tess, Ma'am Tess Valera Martinez, amen. Sabi ni Ma'am Ems Pascual, eagles fly alone and at high altitudes. They don't fly with sparrows, ravens, and other small birds. FLM, the eagle of the north. Sabi ni Ma'am Ems Pascual. At ito na, sabi ni Boss Sinirang ng Langit. Sa hirap, ulitin ko, sa hirap ng sitwasyon ko dito, hindi nyo ba naiisip yan? Kung bakit hanggang ngayon, eto pa rin ako nakatayo. Nakatayo pa rin at lalong tumitibay. Dahil alam ko, ramdam ko, na ginagabayan ako ng ating Amang lumikha. Yun ang tama. Ulitin ko, sabi ni Boss Sinirang ng Langit, totoo po ito eh. Yan, tama. Sa hirap ng sitwasyon ko dito, hindi nyo ba naiisip yan? Guided. Kung bakit hanggang ngayon, eto pa rin ako, nakatayo pa rin, at lalong tumitibay. Dahil alam ko, ramdam ko, na ginagabayan ako ng ating yun. Amang lumikha. Divine intervention, tama. Meron siyang divine intervention. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Sa hirap ng sitwasyon ngayon after ng pandemic, hindi na po normal talaga ang takbo ng pamumuhay ng bawat isa. I don't know sa ibang bansa, no? Pero dito sa Pilipinas, na makikita mo na talagang parang lalong dumoble ang kahit. Ano man tawag doon? Yung bracket ba ng difference o yung... Hindi ko ba ipalawanag na pero sige mo na mablanko ako. Oo. Yung mahirap, lalong humirap. Maraming talagang... Yung mayaman, lalong yumayaman. Ganun lang yun. Maghihirap sa ngayon. Kasi siyempre, after ng pandemic, di ba, may mga company na mga nagsara. Wala naman security of tenure dito sa Pilipinas na kung sakali na hindi ka na makapag-work, eh, may makukuha ka kaagad sa company. Wala pong ganun masyado eh. Di ba? Kaya sabi na ba, Sinirang ng Langit, madalas kong itinatanong sa kanya, bakit ko kailangang danasin to? Siguro nga, meron akong malaking mission. Hindi lang dyan sa labas, kundi dito sa pinagkakalagyan ko. Yun, maliwanag. Ulitin ko. May mission sa loob. Sabi na ba, Sinirang ng Langit. At mga pagsubok yan.
Madalas kong tinatanong sa kanya, bakit ko kailangang danasin to? Siguro nga, meron akong malaking mission. Hindi lang dyan sa labas, kundi dito sa pinagkakalagyan ko. Yan ay pinapanday siya. Diba? Pinapanday siya para lalong tumatag. Sino ba si, sa pagkakakilala natin mga kapatid? Si para Boss lalong Uncle tumibay. M ay nabuhay na masagana. Nagawa niya lahat ng gusto niyang gawin. Nakapag-negosyo ng mga negosyo na gusto niyang gawin. Kumita ng napakaraming pera. Yun ang dating buhay ni Boss F&M. But this time, iba ang buhay niyang ginagalawan. Kaya tinatanong ni Boss, madalas kong tinatanong sa kanya, bakit kailangan kong danasin to? Siguro yan, mayroon na akong malaking mission. Hindi yan lang dyan sa labas. Tama. Kundi dito sa pinagkakalagyan ko. Oh, may mission din siya doon sa loob. Continuation? Naguguluhan din ako kung alam niyo lang. Pero iisa lang ang lagi kong iniisip simula noon at ngayon. Sinasabi ko sa isip ko, Francis, tumulong ka sa taong bayan. Tumulong ka. Yun. Diba? At yun ang ipinaano rin sa kanya ni Madam Fortuna Marcos Barba na tumulong ka at huwag mo silang pabayaan pati yung mga pinsan mo. Yan. Kaya sabi niya, ihinabilin din niya. Ihinabilin din sa kanya na huwag din niyang pabayaan yung mga kamag-anak, mga pinsan niya. Nasa inyo yan kung maniniwala kayo. Dahil siya nga yung sinasabi nating batang matagal nang itinago na mahiwaga. Kaya nga wonder boy eh. Maraming nagtaka. Kaya wonder, maraming nag-wonder sa kanya hanggang ngayon. Wonder, spiritual wonder siya. Spiritual wonder boy, yan. Kaya tinawag na spiritual wonder boy. At yung sinasabi ko nga, na sana malagpasan niya, nakalagay doon sa Tagalog Testament ni Pangulong Marcos, na sana malagpasan niya ang mga pangungutya, mapagtagumpayan niya, sabi niya. Kaya yan ang nangyayari sa kanya ngayon. Pinagtatagumpayan niya. Kaya gusto, sabi nga ng mga baser, na bakit kung marami siyang pera, hindi siya makalabas. Marami nga siyang pera, pero wala siyang kapangyarihan. Yun yun. Kahit marami kang pera, kung wala kang kapangyarihan, ay, kumbaga, ay idadaan mo na lang sa proseso. Kaya yan yung ginagawa ni Idol. Gusto niyang malinis ang kanyang pangalan sa malinis na pamamaraan. Na walang masasabi ang tao na nakalabas lang yan dahil binayaran niya. Ayun ang ayaw na mangyari ni Idol. Gusto niyang lumabas na idaan sa proseso. Dahil alam niyang malinis siya. Ayun lang po. Tuloy natin. Just imagine, even si Boss FLM ay naguguluhan sa sarili niya. Di ba? Kaya tinatanong niya palagi, naguguluhan din ako. Kung alam niyo lang. Pero iisa lang ang lagi kong iniisip simula noon at ngayon, sinasabi ng isip ko, Francis, tumulong ka sa taong bayan. Tumulong ka. Kaya anong gagawin natin? Kailangan natin tumulong. Isang bagsak dyan, barangay! Ayun, at na magbabarangay palipayaran, kaya medyo forward natin ng konti. Meron pa sasabihin dito ni Boss eh. Matagal yung barangay palipayaran, baka mainip kayo. FLM, Canada, SWB 999.
Sabi ni Ma'am Ems Pascual, Treasurer FFSA Hong Kong Santiago. Miss Dory Fu Membrano, I'm glad to see you here. Thanks for the shout out. Sabi ni Ma'am Ems Pascual. President Man, sabi ni President Man, Miss Connie Adame and Tita Evelyn Batalan, mega love shout out. Mami Evelyn Batalan, mega love shout out. Ma'am Judith Elias, hugs and kisses po. Sabi ni Boss Inirang ng Langit, kakanta si Limor ng Cool Change, Barangay Paliparan. Gusto niyo ba yon? I-ready lang natin yung awitin. Pero hindi ko na po may papangako sa inyo. Boss Inirang, naayos pa yung aking boses. Aralan. Ang kabutihan, kusa yan. Kanta. Gusto kong buma. Quality ang boses ni Boss Evelyn pag dumali ng kanta. Kaya nga eh. Di ba? Iba yung ano, yung blend ng boses ni Boss Evelyn. Solid. Hintayin niyo naman yung pinaplex natin na awit ni Boss, di ba? Pag anong tawag doon, nag-start tayo ng live dati. Sabi ni Boss Sinirang ng Langit. Listen mga kapatid, no? Desire ng lahat ng tao sa mundo ang kabutihan. Ang kabutihan ay hindi napapag-aralan. Ang kabutihan, kusa yan sa isang tao. Yo, diba? Tama. Tama eh. Diba? Ulitin ko ha, sabi ni Boss Hinirang ha. Listen, desire ng lahat ng tao sa mundo ang kabutihan. Ang kabutihan ay hindi napag-aaralan. Ang kabutihan, kusa yan sa isang tao. Diba? Totoo yung sinasabi ni Boss Hinirang. Kung maalala niyo yung kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait. Sabi ni Boss Hinirang ng Langit, palakpakan natin. Ayan, ang pillars of the virtue, ang haligi ng kabutihan, you can't learn it from the school. You can learn it from the heart. I love you all. Ayun, at dito na nga ay nagpaalam na si Boss dahil medyo malamang ay inaantok na rin. Siyempre, gabi na dyan eh. Ako nga, nakakatulugan ko na yan eh. Pagka hindi ko kaya ang magpuyat talaga. Dahil alam mo naman, bawal sa atin na may high blood at nagme-maintenance nga po tayo. Ayan guys, at hanggang dyan na lang. Wala na po tayong mababasang comment dahil walang nagko-comment dito sa ating bagong channel. Kaya tingnan natin kung sakali marami ng manonood dito at magsha-shoutout tayo ng mga comment. Ayan guys, ito ay i-upload ko nga dito sa Roman Carreño LTV 1, ang ating backup channel. Pero maglalagay ako ng short video para anyayain ko dun sa ating malaking channel at ilalagay natin. It's either nasa comment section o sa title ng ating short video para anyayahin na panoorin dito sa ating bagong YouTube ay backup channel. Gusto rin natin itong i-monetize dahil nga tinanggal tayo ng monetization ni Lolo doon sa ating mas malaking channel at doon tayo kumukuha ng mga gastusin natin sa araw-araw. Siyempre, lalo na may nagpapaaral tayo. Kaya humihingi ako ng pasensya kay Idol dahil hindi rin tayo nakakapagpalipad. Dahil talagang walang-wala. At sana ay maintindihan ni Idol yan. Sabi nga sa akin, sabihin mo lang, Manong Roman, kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Ayun, at nakakaraos pa naman, Idol. Kahit papano ay umihiram na lang tayo sa mga kamag-anak. Ayun, kaya hanggang sa muli, ang iyong kaibigang Roman Carreño LTV muling magbabalik.
Maraming salamat po sa inyong lahat.